The International League, Chapter 233. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y talagang naghalimaw nga. Ito nga, si Toru Minami. At ayaw nga niya talagang magpaawat. Kaya naman, napilitan niyang humingi ng isang timeout itong si Coach Ansai. Kupunan ng Shoko. Toru Minami, ang halimaw ng kupunan ng Brumana, ang ace nila, hindi nyo kayang pigilan? Isang tanong, isang sagot, ikaw Hanamichi Saoragi, bata, kaya mo ba si Toru Minami? Wika ng seryosong si Coach Ansai. Sobrang seryoso ni Coach Ansai. Sa kauna-una ang pagkakataon, ngayon kung lamang siya nakita ng ganyan sa personal, ang kanyang mga mata ay naninisik. Sobrang seryoso at tila meron siyang pinapagalitan. Wika nga nitong si Uzumi. Tama ka Uzumi, tila ba meron siyang plano o pinapagalitan niya itong may pulang buhok na to dahil naghahalimaw ang kanyang bantay na si Toru. Wika nga nitong si Choshiya. Samantalang dito'y sumugon nga itong Sakuragi na sobrang seryoso. Tatang, pasensya, sapagkat nangako ako na pipigilan ko ang isang Minami sa loob, ngunit sa pagkakataon na to, hindi ko siya makaya. Ngunit asahan mo, ibibigay ko pa rin ang lahat ng aking makaya. Itong Toru Minami na to ay higit na mas malakas kesa sa kanyang kapatid na si Chiyoshi. Kaya mahihirapan ako, ngunit sasabihin ko sa'yo Coach Ansai, kahit mahihirapan man ang isang bata mo dito, gagawin pa rin niya ang lahat para sa inyo to, tatang. Wika nga nitong Sakuragi. Sakuragi, tayong lima ang nasa loob ng court. Alam kong mahihirapan ka dito kay Toru Minami. Gulang, physical na lakas, yan lamang ang kinalamang mo. Ngunit ang kanyang experience at kanyang timing sa kanyang bawat galaw ay dun ka na dedihado. Lalo na ang kanyang determinasyon at syempre ang kanyang pagkabiterano, dun ka madedihado. Ngunit ang sabi nga sa atin na walang laban ang isa sapagkat walang malakas sa marami. Wika nga nitong Sirukawa, kaya naman dito nga'y mabalik na nga tayo sa loob ng court. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga nitong si Kaede Rukawa ang bola sa binagwika nga. Kupunan ng Shoko, pay attention kayo. Tara't pupunos tayo at siguraduhin natin ito. Wika nga nitong si Rukawa nang biglang isang crossover nga ang kanyang ginawa. At dito'y naiwan nga ng husto itong si Mikasa at napangiti na lang ito. Sobrang bilis ni Rukawa. Naiwan niya ako sa pagkakataon na yun. Nakakagalak sapagkat merong bata na kaya kong sabayan sa posisyon na to. Wika nga nitong si Mikasa. Kaya naman dito nga'y nakaangat na nga itong si Rukawa para sa isang atake ng biglang. Isang drop pass nga ang kanyang ginawa patungo dito kay Sakuragi. At dito'y, Sakuragi! Sige! Pagkakataon mo na to para bumawi. Ibigay mo ang lahat. Ibigay mo ang lahat ng yumakaya. Nang biglang, nandito nga itong si Minami. Ano? Kinakabahan ka? Sa pagkakataon na to, inunahan ka ng kaba. Asan ngayon ang angas mo? Nawala na ang kumpiyansa sa iyong sarili sa Kuragi, kaya malabo ka ng mga punto sa akin. Wika nga nitong si Minami nang biglang, ano? Nanginginig ang mga tuhod ko at hindi ko alam ang gagawin. Sa Kuragi, ano ang nasa isip mo? Bakit hindi ka makagalaw ng maayos? Bakit nauunahan ka ng bilis ng tibok ng puso? Bakit? Bakit sa Kuragi? Wika ng kinakabahang sa Kuragi, kaya naman dito nga ay huli ko yan. Wika ni Minami sabay sundot nga ng bola sa kamay ni Sakuragi. Sakuragi, anong ginagawa mo? Bakit ka ganyan gumalaw? Tila ba nanginginig ka at punong-puno ng kaba? Kumpiyansa, puso! Wika nga nitong si Kogure, kaya naman dito'y
isang outlet pass na nga lang ang ginawa patungo dito kay Luna. Baba na kupunan ng brumana, siguraduhin natin ang puntos na to, wika nitong si Luna. Ipasa mo sa akin ang bola, Dalina, sisiguraduhin ko to at isang highlights, wika naman nitong nakangiting si Mikasa, sabay pasa at isang one hand slam dunk nga ang kanyang ginawa. At dahil dito yan, 2 minutes na nga lang ang natitira sa oras, kaya naman nice one, kupunan ng brumana na ibaba nyo ang kalamangan sa 4. Ngayon, tiktak na ang labanan at huling 2 minuto na ng unang yugto. Siguraduhin nyo yan at huwag na huwag kayong papatalo. Siguradong puntos lamang sigawan ng mga kaibigan at tagahanga nila. Samantalang, nagsalita nga itong si assistant coach. Itong Sakuragi ay punong-puno ng takot sa kanyang sarili, sapagkat alam ko meron pa siyang trauma sa pagtatalo nyo sa kupunan ng Kainan. Takot siyang mapagbunto na ng galit, kaya natatakot siyang umatake. Anong kailangan natin gawin, Coach Ansay? Wika nga nitong si assistant coach. Tama ka, itong Sakuragi ay punong-puno ng kaba. Bata pa nga itong Sakuragi at talagang hindi pagatap na veterano. Nauunahan siya ni Minami. Ang kanyang puso at determinasyon ay natabunan ng kaba at takot. Paano niya kaya ito marerecover? Wika nitong si Coach Ansay. Kaya naman dito'y humingi nga ng isang substitution at pinaupo itong Sakuragi at pinapasok itong si Kogure. Kaya dito'y paglabas na paglabas nga ni Sakuragi ay dali-dali siyang kinausap nitong si Akagi. Sakuragi, huwag kang ganyan. Oo, alam natin na veterano itong si Toru Minami at natatabunan na ng takot ang iyong nag-aalab na puso. Ngunit sa susunod na yugto, huwag na huwag kang padedihado. Iwala ko sa'yo, bata. Wika nitong si Akagi sabay. Dito ngay biglang inakbayan nitong si Rukawa itong Sakuragi sabay bumulong na nga. Kaibigan, huwag na huwag mong hahayahan na matabunan ng takot, kaba at kawalan ng tiwala sa sarili ang pusong nag-aalab. Tiwalang tiwala lahat ng manunood at taong sumusuporta sa atin, lalong-lalo na sa iyo. Kaya huwag mo silang biguin. Ay mali, huwag na huwag mo kaming biguin, sapagkat isa ako sa niniwala sa iyo sa pagbabalik mo sa unang yugto. Kaibigan, pakiusap, bigyan mo ng apoy ang puso mong nag-aalab. Wika nitong si Rukawa dito kay Hanamichi Sakuragi. Ano kaya ang magaganap sa pagbabalik ni Sakuragi dito sa 2nd yugto? At ano ang mangyayari dito sa huling 2 minuto ng 1st yugto? Ang lahat ng yan ay abangan natin sa susunod na bahagi.